nandito po tayo sa ikalawang segment ng ating discussion with Ms. Mai Aninueva of Atika regarding OFWs and their health issues. Ako po ulit si Zarina Medina of the Union of Local Authorities of the Philippines. We are co-producing this video with Ayala Foundation and Access Health International for the 16252 Coalition Health Initiative. So, Ms. Mai, kanina po dun sa una nating segment, pinag-usapan natin yung mga issues ng OFWs, yung kanilang psychosocial needs, yung health needs among other financial needs sa kanilang mga pamilya. And nabanggit po natin that the ideal scenario is that for every municipality at city na magkaroon ng one-stop migration resource center. Pwede po may paliwanag natin, ano po yung dapat nandoon sa isang one-stop migration resource center? Yung dapat na nandoon, dapat information hub. Kasi sa ngayon, hindi alam ng OFW kung saan mag-a-ask ng information. We have a lot of government agencies dealing with OFW. Minsan, pupunta pa sila sa region, pupunta pa sila national dito sa Maynila para lang dun sa mga simpleng information, simpleng mga forms. Pangalawa, kailangan siyang merong servisyo para dun sa mga social needs ng OFW at ng pamilya, no? From counseling ng mga nagiging problema nila sa pamilya to very concrete services. Kasi minsan may mga cases tayo, naging victim sila ng trafficking, no, illegal recruitment. So dapat may pupuntahan sila at may magbigay ng legal assistance sa kanila, counseling, at health assistance din. No? Third, dapat meron ding programa ito para sa pangkabuhayan o kaya investment ng OFW. Kasi alam nyo, yung OFW natin, some of them are able to save. Pero, ang problema, hindi nila alam kung saan i-invest yung mga savings nila. No? Yung mga LGUs, kapag pupunta tayo sa kanila, at usually, ang tanong ng OFW, ganito, no? Nakapag-save ako ng $500,000, saan ko siya i-invest? The LGUs will not be able to answer that question. Sayang, diba? Those are the opportunities sana na mapakinabangan ng ating mga probinsya if we only have available investment opportunities in agribusiness in the areas where they are coming from. No? So, yun din ang dahilan kung bakit nun sa economic investment program namin at saka entrepreneurship program for OFW, we have created in partnership with ULAP, no? And other agribased cooperatives and LGUs, a program called Pinoy Wise. No? Pinoy Wise is WISE stands for Worldwide Initiative for Investment, Savings, and Entrepreneurship. Kasi nakita namin, malaki sana yung potential investments or remittances na pwedeng mapakinabangan ng mga probinsya natin dahil thousands, no, alam naman natin 10 million yung overseas Filipinos natin. Pero sa ngayon, hindi konkreto natin makita yung impact nila dun sa mga probinsya o munisipyo na pinanggagalingan ng OFW. Dahil walang programa. No? Wala tayong programa ang ating mga local government units kung paano mamamaximize yung potential ng remittances nila yan. No? So, in partnership with the local government units, nakikita namin na we have to create this program. And the Pinoy Wise program is a financial education program that also deal with the core problems of the OFW. Kung, what are the family issues na nagde-drain ng resources nila? So it's not simply giving them financial education. Even if sabihin natin kung saan sila mag-invest, kung ang pinaka-problema ng iba sa kanila, hindi sila makapag-save kasi inuubos ng pamilya, no? Nawawaldas na kung saan-saan. So kahit na anong information natin on savings and investment, hindi nila mabibigyan ng ano yun. Sasabihin nga nila, sasabihin pa nila sa'yo, paano pa ako magsisip? Nagreklamo pa nga yung pamilya ko, kulang pa rin yung pinapadala ko. No? So it's not only simply giving them education on savings and investment, but also helping them deal with the root cause kung bakit walang savings yung iba sa kanila. No? How do they, ano ba yung coping strategy nila, or paano ba nila ma-address yung problema ng dependency? No? Yung sobrang maluho yung pamilya. No? Kailangan matulungan din sila sa ganun. And ang laki-laki na pwedeng role ng ating local government units. Kasi sa ngayon, ang Atika, may mga partner na kaming ilang local government units like Cavite, Laguna, Batangas. And nagbibigay kami ng training of trainers
sa mga staff nila at iba pang mga partner nila sa mga probinsya nila. Para sa ganun, maging regular program nila to. And napakaganda ng feedback, no? Kasi kapag nakapag-attend ng ganitong klaseng seminar yung OFW, nafe-feel nila that we care for them, no? Hindi lang na gusto lang nating makuha yung investment nila, no? Or kasi minsan palaging sinasabi ng OFW na interested lang sila sa aming pera o mga padala, no? But we have to take care of yung ibang needs nila, yung health needs nila, yung social issues nila, kasi yun yung nagde-drain ng resources nila. So we have to have a program for that if we really want to maximize yung remittances ng OFW para sa ganun mapakinabangan nila, no, ng pamilya nila at ng mga komunidad nila, no. And yun yung isang ginagawa ng mga local government, in partnership with local government. We create what we call a Migration and Development Committee ng local government, no, na kung saan tinitignan yung mga yan, ano yung mga investment opportunities dito sa probinsya. No? Yung ganito pong mga committee at saka po yung mga one-stop resource center nga natin, ito po ay initiative talaga ng local government, meaning kapag binuo siya, nasa under siya ng Office of the Governor or Office of the Mayor, ganun po siya. It is under the Provincial Development Council. It's a committee, okay, under the Provincial Development Council. Kasi when we work with overseas Filipinos, may impact yan sa development ng probinsya natin, eh, because they bring in remittances. Kung may data ang local government unit natin kung gaano kadami yung OFW nila, saang mga bansa sila, we will be able to track magkano ang pumapasok na remittance sa probinsya nila. No? And we can compute ano yung potential investments that this can bring in dun sa province. No? And actually, yun yung ginagawa ng Migration and Development Committee. Tinitingnan itong data na to, and tinitingnan din ano ba yung kailangan natin investment dito sa province natin para tayo umunlad. So, kasama na po dun sa dapat ginagawa na committee to yung paggawa ng programs, yeah, and also legislation, tama po ba? Oo. Para sa ating yung one-stop migration resource center, pati yung setting up nito mga committees ng migration and development committees, kasi dapat may ordinance siya, eh. Okay. Kasi hindi naman siya pwedeng mag-function at hindi siya sustainable kung wala pong ordinance. So, usually, isa yun sa mga requirement to set it up. Kailangan meron siyang ordinance, kailangan may physical center, kailangan magbibigay ng staff, no, na magiging full-time doon, na pwedeng i-train ng mga NGOs at ng ibang organizations. Yun yung mga, at dapat meron siyang pondo, may regular funds din siya na pwedeng gamitin para ma-feel talaga ng OFW yung assistance. Kasi hindi magandang meron in name lang na meron kang ganong service kung hindi naman nila ma-feel, mas magiging negative pa yung impact sa kanila. Sige po, kung sakali po na meron sa ating mga nanonood na mga governor or iba pang mga local chief executives who are interested in setting up their own one-stop migration resource centers at saka yung mga committees, siguro po ipaliwanag natin bakit po dapat sila magkaroon ng ganito mga klaseng program. Ang maraming advantages, pero yung isang advantage is yung kasing Pinoy Wise program natin, meron siyang mga investment mobilization sa labas ng bansa. No? Hindi lang investment mobilization, kung anong na-identify natin opportunity sa province, ano din siya, trade. No? Pati yung mga produkto ng province, pwede niyang exhibit. Pati yung tourist opportunities for OFW, pwede niyang exhibit. So, kung sino man ang may mga ganitong klaseng program, yung Pinoy Wise, sinasaman yung mga LGU na may ganitong program sa labas ng bansa sa mga ganitong klaseng program. Kasi mahirap mag-investment mobilization dito sa Pilipinas. Dapat talaga ang kausap mo doon yung OFW. And since nandun ka na rin lang, you can bring in yung produkto mo, yung mga tourist attraction mo, yung mga investment opportunity sa province mo. So may ganong klaseng opportunity na mapupunta na investment opportunity sa lugar ng sa province mo, no, sa local, sa government, sa LGU mo. Pangalawa, if they provide this kind of service, malaki ang population ng OFW, no, in our cities and provinces, and i-times 5 mo na lang, that's the kind of people who will be benefited from this kind of program. Kasi uunlad ang buhay ng OFW at uunlad ang buhay ng komunidad. No? So,
ang laki, this is part of good governance, no? Kasi in the process of provide setting this up, maraming mga tao makikinabang, hindi lang yung OFW, lahat ng iba't ibang sektor ng government, ng lugar mo, makikinabang because they bring in the investments, they bring in the trade, they bring in the tourists, no? Kaya ang laki-laki ng impact nung kaya nga ang tawag namin, it's a migration and development program, no? So yun yung nakikita kong pinaka-importante ano na magiging benefit ng mga local government natin, local government unit natin when they are involved in this program. Sige po. So, ipapatuloy po natin ang ating discussion on OFWs as ating pong third segment in another video.